Ano yung ano, natakot ka ba dun sa film? What's your reaction dun sa film? Actually, nakakat kahit ako na kasama ko dun sa movie na yun, na alam ko yung mag-iayari, alam ko yung tapos na istorya. Kahit ako nagugulat pa din. So what if, di ba, kung pinanood pa lang iba, no? So mas magugulat sila kasi ako na alam ko na yung istorya, alam ko yung mag-iayari, alam ko na yung eksena. Ako nagugulat pa din ako. So sobrang ganda ng movie. Siyempre, nung sinishoot namin siya, by scene, hindi namin nakikita yung buong and how was your experience like? Yung parang feeling ko alam yung audience naman in-expect nila na lahat mamamatay talaga. Like sa part mo, how was it yung scene yung mo doon? Yung death scene ko. Mahirap yun kasi actually natakot ako yung sa necklace. Kasi sobrang liit noon. Nilagay ko talaga sa loob ng ito. Ah, okay. Akala ko camera trick lang. Hindi, totoo yun. So, so possible na siyang malulo. Manipis lang yung scene. Possible talaga na. Tapos may eksena diba na wala hindi ko hawak. So, nasa lang yung drop siya. So, pwede ko siyang malulo anytime. Pero sobrang ganda. And sobrang challenging yung dead scene. Kasi lahat yun kailangan para acting mo ilalabas mo. Kailangan. Kasi, siyempre lang ay totoong sa kalinga, diba? Okay. So, kailangan. Siyempre, paano? Nag-hesitate ka ba to accept the role? Wala naman ako na so far. Wala pa naman ako siya nanggihan. So, talaga, unless kung sexy ano to, or ganyan. Pero yung mga ganito, I mean, hindi ka na ano, natatakot ka parang nasa-stereotype na. Ay, yung maldita. Parang pag sinabing barkadang maldita, yung regal, parang iniisip ko. Parang si Michelle dapat andun niya. Hindi naman. Kasi, ito naman, ano mo nito sa the debutants, hindi naman siya ako. Parang hindi ko siya masasabi na sobrang minto dito, unlike sa mga previews na nagawa. And napakita ko na naman dito na may concern din naman ako sa mga kaibigan ko, unlike sa mga previews na selfless lang na sarili ko lang yung anong ano, naloka kasi ako sa costume mo nung anong burong. Correct, parang lahat kayo naka-shorts. Hindi ko din alam eh. Actually, ano meron sa shorts? Hindi ko din alam bakit. Sa mga makakanood ko, hindi po ako yung bumili ng yung isusuot ko ng bubol na yun. Huwag niyo pong gagayahin. Huwag kasi magsusuot ka ng bubol. Gagayin ko ganun ang style niya sa pang-araw-araw. Huwag po sa bubol. Diba? Sabi ko, ang tari, isusuot ba niya yung jacket? At nakakatawa. Nakaano ba yung ano? Kaya nga, correct. Yung ano ko. Nakababa. Correct. What's next for you, dear? Gawa in the film with ano ba, John Lucas. Okay. So patapos na namin siyang gawin, one shooting day na lang. And then, ayun, sa tawag ko pa sabihin yung gawa. For Regal, everything. For Regal, wala. Speaking of John Lucas, since na-mention mo during the vlog con, na possible na hindi siya makarating sa Star Magic Ball, how do you feel na siya pa rin ang naging escort mo? Nagulat ako kasi alam ko talaga kasi ako ng wait ng mom niya. Nagsabi na siya sa akin na baby girl, wala ka ng partner sa ball, ganyan. Sorry yan. Tapos, 2 days before nung ball, nag-text siya sa akin na, uy, ako pa din partner. Uy, tayo pa din partner ah. Sabi ko, saan? Kasi alam ko na hindi na siya akin ng ball. Tapos sabi niya sa ball, napupunta pa din siya. So, feeling ko kasi gusto ko naman yun na maramdaman niya na okay siya, na may makuha siya na may makasama siya sa kanya. And syempre ako, nag-touch din naman ako kasi syempre naalala na pa din na kami yung mga partner. For the previous balls, yung roommate mo was Liza. Yeah. This time, ba si Liza ulit? 5 years na straight na naka 6 ako na ball. Yung first ball ko kasi hindi ako nag-check-in. Kami dalawa hindi kami nag-check-in. So, yung mga sumunod, kami na lagi yung magka-roommate ni Liza. Bakit pala ano? Ba't pala kayo palagi yung magka-partner? Siguro kasi kami yung pinaka-closest sa... ako masasabi ko na siya yung
yung mga process ko when it comes to showcase and slides talaga. Kasi since nung nilaunch kami na batch 2013, hanggang sa nag-launch ng sariling break, hindi pa din siya nakalimot na yung mga friends niya before na kami magkakasama, na ako yung kasama niya dati. So yun, talagang iba yung bonding thing kasi namin before yung dati talaga. So hanggang ngayon, walang nagbago. Anong na-observe mo na parang for this past five balls in terms of you bonding together kayong ito? Ano, masasabi ko na mas nagmamature namin dalawa. Yung parang every ball kasi iba ng paiba, iba ng usapan namin. Ganyan, iba ng experience namin. So before kasi parang may usapan namin kung yung mga teeny-teeny ganyan. Ngayon mas more mature na. So okay. Friendship namin dalawa. Ine-expect mo ba siya tonight? Tonight, actually, tinext ko siya na pwede siya pumunta. Pero kasi may schedule siya, siya so, naiintindihan ko din naman kasi we all know naman na madami nagmasipiti, busy siya. So, okay lang naman if pwede siya pumunta. Kasi nung tinext ko siya, naramdaman ko din naman talaga na gusto niya pumunta. Can you invite everyone to watch? Hi everyone! Sana po sa ko on the debut mat. Showing na po yan on October 4. Bukas na! Showing na po yan. So sana panoorin niyo po. Paniguradong matatakot kayo, magugulat kayo, at syempre isama niyo ang inyong pamilya, mga kaibigan, at syempre sana ibahagi niyo ang aming video. Maraming salamat. Thank you, dear.